Proflower Sibling. Ngayon po, ituturo namin sa inyo kung paano gumawa ng egg roll na vegetable o sa Tagalog ay lumpiang gulay. So, ito po ngayon ang ingredient. Ito po ang version ng Proflower Sibling. So, mag-umpisa po tayo. Meron po tayong garlic. Meron tayong sibuyas. Meron po tayong singkamas, carrots, at ito po ang toge. Ayun po, nasa sa inyo po kung anong gusto nyong ihalo. Sa akin po, kung let's say may mga leftover kayong karne, pwede nyo pong ihalo yan. Or hipon, seafoods, nasa sa inyo po yan. At meron tayong pambalot ng lumpia wrapper. So ngayon po, ituturo namin kung paano ito paglutuin. Ang purpose po ng singkamas, kasi po ito pag bagong luto, di ba po crunchy sa loob, ay crunchy sa labas. Ngayon po ito, crunchy sa loob kasi singkamas at manamis-namis siya. Ngayon po, ituturo natin kung paano lutuin to, i-wrap. Lulutuin po muna natin to, kahit na mga half-cook po. Okay? So, babalik po tayo. Guys, ito ang lalagyan natin ngayon ng mantika. Ito po sa akin, nilagay ko olive oil. So, ngayon. Hi guys, ngayon nilagyan ko po ng olive oil. Ngayon lang unahin natin ang sibuyas. Yan po ang sibuyas. Hayaan lang po natin maging soggy. Kulang po ng mantika, dadagdag lang po tayo ng unti-unti. Lalagay natin ang bawang. Mas masarap po kung maraming bawang at sibuyas para malasa. Inaan lang po natin ang apoy. Inahalo na natin. Lutuin nyo po mabuti to, wag lang susunugin. Sagi lang po siya, sagi. Yan, kasi po ito po magpapasarap doon sa gulay. Half-cook lang po lulutuin natin yan kasi lulutuin uli yan sa mantika. So, pag binalot po ninyo. So, alam po. Ngayon po, ihalo natin itong sahog natin. Nasa sa inyo po kung anong gusto nyong sahog. Sa akin po, yung leftover na barbecue, yan po ang sinahog ko para mas malasa. Pwede rin po nyo or mga seafood. So, yan po. Pag nagsisisling na pong ganyan, lulutuin nyo. Yan. Hayaan nyo lang po medyo naluluto. Bango po, oh. So, ngayon po, ilalagay na po natin itong toge. Lagay po natin lahat ng toge. Ayan po. Ayan po. Ilalagay niyo po itong toge. Ngayon po, lalagyan po natin ng konti lang po tubig. Ako po nilalagay ko isang ganito lang po na tubig. So, takpan po natin yan. Huwag na natin haluin. So, ngayon po, takpan na natin. O, maghintay po tayo hanggang mag-moist po siya. Pag nag-moist po, ihahalo natin ang singkamas at ang carrots. Okay, babalik po tayo. Ngayon po, titingnan na natin yung niluto natin. Ayan. Ngayon po, ito yon. Ilalagay na po natin ang carrots. Ayan po. Lagay po natin lahat ng carrots. Ang singkamas. Kasi po, anyway po, ang nagpapasarap po ng lumpiang gulay ay ang sausawan. So, ngayon po, ayan. Haluin po natin yung nasa ilalim po, haluin natin. Ayan, ganyan po. Medyo hindi pa siya kumukulo. Ngayon po, babalikan natin ito mamaya.
Di ba po? Kasi ito pong singkamas, hindi masyadong niluluto to. Kailangan po nito half-cook lang. Kasi po ito, ilulubog niyo pa rin to sa... Ngayon po, ang pinaka-asin nito, ang nilalagay ko po, patis. So, kukuha po tayo ng patis. Eh, chicken po natin. Hindi po ako nagsabaw ng marami dito kasi po, ito po, may kusa na siyang tubig. Ang gulay po kasi may tubig yan. O, tingnan nyo po. Nagkukusa na po siya. Ayan. Half cook lang po ang luto natin yan. And then, maglalagay po tayo. Ang pinakatimpla po nito para masarap, patis lang po. Patis lang po ang timpla nyo. Ayun po, ang magdadala po nito yung sausawan. Ikalad nyo po na ganito. Then, haluin nyo. Then, tikman nyo uli kung matabang. Mag-aada naman po kayo ng konti. Okay? Ito po, half cook lang po lulutuin natin. Kailangan po crunchy ang singkamas. So, pag ginalo po natin to, nangangamoy ang bango. Ayan po. Ayan, isang kulo na lang po to. Kailangan po kasi half cook lang ang luto nito. Para yung crunchiness ng mga gulay ay malalasahan nyo sa lumpiang gulay. So, ayan na po. Ayan po, ready na po yan. I-balot. So, babalik po tayo para magbalot.